deaf, then he will be your sign language teacher. Sorry. Welcome to DNA! I'm Dawn. My name is Alex, and we are the Dupaya siblings. Dahil sobrang akong addict dito sa isa pawit feeling sa si Mengay na sobrang idol ko, Meng Mendoza. Okay? So itong bungsong kapatid namin is kukunin ko yung reaction niya about doon sa isa pa with feelings na malapit na ipapalabas. Yes! Nakaka-excite nga talaga. Napanood ko po yung trailer at talagang sobrang excited ako na mapanood din to. Ang dami kasing lumalabas na opinion kung ano nga ba talaga ang tagbo ng kwentong yon. Yes. Okay? Kami ni Kuya kasi meron na kaming opinion dyan. Mm. So, yung napanood mo lang na ilang beses yung trailer, meron ka bang na pipisil na kung ano na nga ang kwento nito? Yeah, feeling ko yung tema nito is more of a romantic comedy. Siguro may pagka-heavy sa huli. So, romantic, heavy, and? Romantic comedy na may pagka-heavy sa towards the end feeling. Yes. Yun ang assumption ko dito. Mm-hmm. Kasi napakatipid pa lang ng trailer eh. Pero, talagang nag-enjoy na ako. Yes, and may nagsabi kasi na si Maine Mendoza is actually, she really wants to learn sign language. Yes. So, ang naging guru niya ay si Carlo Aquino. Yes, uh-huh. So, yun nga, sabi nga ni Carlo Aquino, isa pa with feelings. Diba? Ata bagay sa'yo. No? Mas bagay yan kay Carlo Aquino. Mas bagay kay Carlo, syempre. At saka ang guwapo ni Carlo Aquino doon. Diyos ko, nakaka-in-love. Diba? Actually, si Carlo Aquino, I think he's one of the most underrated actors na meron tayo dito. Pero talaga, napakagaling na actor niyan. Mm-hmm. And Maine Mendoza. Of course, Maine Mendoza. Phoenix Salomon, best actress siya. My God. Diba? I think talaga, deserve niya ang magka-award dito sa isa pa with feelings. Yes. Mm-hmm. At ang feeling ko lang talaga dito, no, magkaka-developan yung dalawa. Tapos, towards the end, feeling ko merong twist. Wag! Yung assumption ko lang, no? Okay. Kaya na-excite ako kasi nga, ako mahilig ako sa ganun eh. Light muna sa una and then biglang suntok sa dulo na ang sakit. Parang ganun. So, yun. Well, feeling alam mo naman na pamilya natin is talaga maka Maine Mendoza, of course, diba? Ever of course. Since yan yung nagsimula siya, sinubaybayan natin siya. And sa tingin mo ba isa ito sa magiging number one na patok sa pagtakilya? Tingin ko isa ito magiging blockbuster dapat movie lang, dapat feeling lang. Ko baka tapatan nito yung ano, Hello Love Goodbye ba yun? Yes. Yun. Mm-hmm. Baka tapatan niya o baka malagpasan pa. Kinilig ka ba sa to be honest, yung isa trailer? Oo naman. Kanina nga, sigaw ko na sigaw. Okay, sa talagang ano, alam natin maganda at subaybayan ng maraming ng ano viewers itong isa pa with feelings, di ba? Oo, hindi, napakaganda. As in, kahit nung sa trailer pa lang, yung facial expression ni Carlo Aquino, grabe bigay na bigay. Tapos, bigyan mo pa ng magandang acting ni Maine Mendoza. Yun na, ingredients yun para ano, sa isang magandang pelikula at maging number one movie to. Mm-hmm. And sa trailer kasi, na masyado kasi hindi, walang salita masyado. Yeah, of course. Kasi nga, deaf-mute si Carlo. Oh, alam ko. Pero hindi ko sabihin kasi, di na alam sa kanta. Kumbaga, wala nang ibang dialogue sa pinakita sa sneak peek. Yes. Nung ano, di ba? Bakit ginawang ganun? Feeling ko to entice more audience para hindi agad kasi usually mga trailer binibigay na kaagad yung plot ng story, di ba? Yes. So ito, feeling ko tinipid yung audience para lalo silang ma-excite. Para ano, yung talagang magki-crave ka. Oo, para diba? Ano meron dito, di ba? Kaya yun. Kaya agang ngayon, wala ako, may hangover pa ako na isa pa with feeling. Magkaroon ako ng idea na kahit konti man lang. Kung ano yung plot. Yes, kung ano yung plot. Diba? Feeling ko, baka magkaroon ng trailer 2. Usually naman, ganyan naman ng mga pelikula. May trailer 1, trailer 2. Diba? So, tingnan natin. Ay, makakaroon talaga yan. Nakala ko party na sinabi. Kung party talaga yan, Diyos ko Lord. Diba? October, kailan nga ba papalabas to? October 16. Yes, oh. At talagang panonoorin ko yan. Invite ko din ang buong pamilya na manood ng isa pa with feelings and we will do our reaction dun sa movie. Yes. After. And then, at saka i-vlog ko din yung pagpanood natin. Sana makapunta tayo sa premiere night. Yes, given honestly, yes, we're looking forward to that. Inask ko na rin si Kuya, diba? That's good. Para gusto ko kasi makita talaga yung reaction natin kung paano kaganda itong pelikulang ito. Yes. Yes. So, meron ka ba bang itadagdag sa Isa Pa With Feelings? Well, again, title, Isa Pa With Feelings. Isa Pa With Feelings. Ang tanong ko kasi, bakit Isa Pa With Feelings ang title nito? Do you think it's kind of a little parang
para catchy ba siya? Or... Oh, pwede, pwede. Kakaiba kasi. I have no idea as to why, but medyo may hint ako ng konti. Siguro feeling ko, meron silang another try. Isa pa, with feelings naman ngayon. No? I don't know. Tignan natin. No? Siguro dahil hindi niya ma-express yung sarili niya through kasi words. Mute, so, isa pa, with feelings through sign language. Through sign language. Pwede. O, yun yun. Diba? Isa pa nga, diba? Kasi nga, para makontento ka, alam mo, iibigay todo mo. O, yung gagawin mo nga yan, isa pa with feelings. Nako. Kasi nga, sign language. Nako, ang isa pa with feelings ko, is nandun na yan sa movie na yan. Yung feelings ko nandun na. Dahil okay. Inaantay ko na maipapalabas yan. Aha. Okay? And salamat sa reaction mo, kasi nga, addict na talaga ako, at hindi ko na maantay ang palabas nito sa October 16. And, baka bukas naman, kunin ko niya reaction ng magamag-anak. Okay, maraming salamat po. This is my opinion again, and my youngest brother. Alrighty. And thank you for watching! Watch it, guys. Yes. Watch it. Alright. Okay. Support with feelings. Okay. Bye. Thank you. Bye, guys.